Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Ang kapayapaan at tabang ng Diyos na isama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung Pastor Mapka, Apostolic, Bible of Christ International. Patid sa araw na ito ay sa July 11, 2023. Dahil mga patid, sa araw na ito ay magpasalamat sa Panginoon dahil dagdag karawan ating buhay. Lahat ng mga diriwang ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Ang kapayapaan at tabag ng Diyos, biyaya sa iyong mga karawan at mga taon ay sumas sa inyo sa pagitan ng ating Panginoon Kristo. Mga patid, sa buhat araw ay pasalamatan ng Panginoon. Lalo po sa buhay na walang hanggang, ito po ay nakahanda na po mga patid. Ito po ay sinabi ng Panginoon sa John 14 verse 3. Umanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako nandunin kayo. Ang mga patid, ito pinasahan po natin ang buhay na walang hanggang. Ito po ang paraiso na hinanda ng Panginoon na ating Panginoon Kristo sa atin para po tayo mag-aisa sa kanyang kalatian. Sukat siya ang nauna ngayon, mga kapatid, sa atin, na sabi sa Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 23, sa ating kalagayan, kung katayuan ngayon, si Kristong nauna. At sa kanyang pagparito, sila lang kay Kristo. So, ganito siya, mga kapatid, na ating kalagayan ngayon, kung tayo talaga ay umaasa at ang hangad ng kaligtasan, si Kristo na pong nauna. Now, alam natin na kaupo na sa kanan ng Diyos ayon po sa Colossians chapter 3 verse 1 na kung totoo kayo ay nakaisa Kristo ay dapat makatuon kayo sa itaas ang iyong isip na si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. So nakaupo na po sa kanan ng Diyos ang Panginoon Kristo, mga kapatid. Yung po ang ating destination, lobby ng Diyos, tayo po talagang magkaisa doon sa kanyang kalatian. Kaya lang mga kapatid, hindi natin maiwasan na sa ating pamayagay sa bawat araw marami mga pagsubok na naranasan, mga pag-uusip, panalangin, panghiraman na ating kapwa. Ito po ay minsan ay nasubok talaga ang ating pananampalataya. At dahil dyan mga patid ay nakita ng Diyos talaga, no? Kung totoo ang ating pananampalataya o hindi. Kaya ito ang dahilan na ang pananampalataya natin na naranasan ngayon, ito po ang isa lang pagsubok. No? Pagsubok sa atin kung paano natin makamtan, no? Ang tunay pananampalataya. Kaya kailangan natin mga patid, no? Gawin natin ang kalooban ng Diyos sa bawat araw upang tayo talaga ay magkaisa. Hindi po tayo atulan ng Panginoon sa araw ng kanyang pagparito ay mapalaya po tayo sa kanyang harapan. Kaya mga patid, ito ang gagawin natin ngayon habang naanipatid sa limutan ating pakinggan ang aral ng Diyos at gawin natin. Sapagkat ang pagpapala na sa gumagawa po ay sa Romans chapter 2 verse 13 na ang gumagawa ng kautosan ang isang pagpapalain, hindi ang nakikinig ng utos ng Diyos. Kapag gawin natin ang utos, pagpalain po tayo. Pero kung makinig lang tayo araw-araw, linggo-linggo tayo sa samba, araw-araw tayo sa samba, wala naman tayong ginagawa, wala pa rin pagpapala natin. Kaya pagpapala na ito mga panitipala, ito po ang sinabi sa Pablo doon sa 2 Timothy chapter 4 and verse 7 na buhat ngayon, mga patid, tandaan po natin, asabi sa Pablo, na nakipagbaka ako sa mabuting pagkipagbaka, natapos ko na aking lumba at iningatan ko aking pananampalataya. So ang pananampalataya mga kapatid hanggang sa ating panisalibutan ay ating ingatan, dahil ang pananampalataya mismo ang gumagawa. Habang may pananampalataya tayo ay ginagawa natin, no, ang salita ng Diyos natin napakinggan dahil may pananampalataya tayo. Pero kung wala tayong pananampalataya, kahit ako araw-araw tayo makinig, oras-oras tayo makinig, pag hindi magkaroon ng pananampalataya, para wala akong napakinggan. No? Ganun po yan mga kapatid. Kailangan natin patunayan na ang pananampalataya natin, huwag natin hayaan na maging patay. Sapagkat ang patay ng pananampalataya, yung nagsasabi na walang gawa. Kailangan natin alam mga kapatid. No? Kailangan natin patunayan na ang ating pananampalataya ay tunay sa pamamagitan ng ating gawa. Dahil kung sabihin natin may pananampalataya tayo at wala naman tayong ginagawa, naging sinungaling po tayo dyan. Yun po ang patay na pananampalataya, ang sabi ni Apostol Santiago, Kabanata 2, Talata 26, na kung ang katawan na hiwalay ang espiritu, patay ang katawan. Ganun ang pananampalataya na walang gawa, patay ang kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin, sana po matutunan natin ang totoong aral
Asal mga kapatid, magkaisa po tayo sa likod ng Diyos. Makinig lang po tayo. Subaybayan lang po natin yung mga video na ating pinupost dito po sa ating YouTube channel. Na sana po mga kapatid, sa bawat araw ay bigyan natin ng kahit minuto man o oras man, mas mahalaga po na meron tayong napakinggan at meron tayong nalaman na salita ng Diyos. Sapagkat tanda po natin mga kapatid, ang madal lang ang papatunay na kailangan yung kanyang mga para sa kaharian ng Panginoon, tatakan po tayo. Tatakan po tayo. At ang tatak na ito mga kapatid, ito po ang banal na espiritu na tinanggap natin mga kapatid. Ito ang banal na espiritu na tinatanggap natin at nakatanim sa ating puso ang salita ng Diyos. Itong tatak natin mga kapatid, nagpaalala sa bawat isa na ang makapasok lang po doon sa kanyang langit, may tatak ang noo sa kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Paano natin matanggap mga kapatid ang tatak na yan? Ang tama si Apostol Pedro na siya na po ay pinagkaluban ng Espiritu Santo ng Diyos na tumayo po siya sa madla. At sinabi niya sa mga Israelita, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Cristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin niyo ang ipagkaloob ng Espiritu Santo. Tatanggapin ipagkaloob. So pagkatapos ng bautismo mga kapatid, tatakan na tayo sa ating noon na spiritual na tatak. Ito po ang pangalan po ng ating Panginoon Yesu Cristo. Yan mga pa importante na matatakan tayo ng pangalan niya sapagkat parating na po ang 666 na kung wala pang tatak ang noon natin, so maaari pa tayong matatakan ng 666 sapagkat wala pang nakatatak sa atin. Pero kung tatak na tayo sa pangalan ni Jesus, kahit darating na sa atin ng 666 sa araw ng 666 at darating man tayo loobin ng Diyos, hindi po tayo matatakan ng Diablo sapagkat may tatak na po tayo sa pangalan ni Jesus. Kailangan mga kapatid, alam natin na ang tatak niya ito ang banal na espiritu na ito mga kapatid ang nagpapatibay na ililigtas na tayo sa araw ng pagparito ng Panginoon. Sapagkat ang may tatak lang po, yung sinabi sa Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na tatak sa inyo sa araw ng pagliligtas. Mga kapatid, ang Espiritu Santo tatak sa noo natin yan ha, wala pong ibang tatak sa noo po yan. Ayon po si Ezekiel, Kabanata, Siyam, Talata, 3, hanggang po sa 4. Natatakan mo ang noo ng mga angkan ni Israel. So, noo. So, walang ibang tatak sa noo, pangalan po na ating Panginoon Kristo. At yan mga kapatid, kailangan alam po natin, huwag natin hayaan na itong ating pamuhay-sanlibutan, masayang lang po, baka po na nakapostes mga bagay sa lupa, mga bagay nakikita, pero ang Biblia, binabaliwala po natin. Huwag baliwalain ang salita ng Diyos sapagkat ito ang nagtuturo sa atin sa pamuhay po na karapat-dapat sa Panginoon upang makapasok tayo sa kanyang palatian. Si Apostol Pablo nung sinasabi mga kapatid sa 2 Corinthians in chapter 1:22, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa kanya. No? Nasa kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang banal na espiritu sa ating mga puso. No? Ito ginawa niya, tinatakan tayo sa kanyang pangalan sa ating noo at ang espiritu niya ay nakaugit na po sa ating puso, wala na po sa bato, na dalawang tapyas na bato. Ngayon mga kapatid, sa puso na po natin ngayon nakaugit ang salita ng Diyos. Sana mga kapatid, nakatulong po sa atin ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Huwag kayaan mga kapatid na itong mga salita ng Diyos, nasa YouTube na po ito, sa Facebook, kayo lang kasi marami naghanap ng Facebook, marami nagabang ng YouTube. Pero kung saan ka man na parol ngayon, ang salita ng Diyos ay nandoon din. Saan ka man, ang salita ng Diyos nandoon din. Kasi ang salita ng Diyos, buong salimutan na po ito. Napakinggan na po sa mga social media, ito po sa YouTube channel, sa Facebook, nandiyan na po ang salita ng Diyos. Punta ka simbahan, sakay ka ng bus, oh, kahit saan ka, nandoon ang salita ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos talaga, mapahamak tayo. Kaya siya ngayon ang nahanap ng paraan. Ito paano, kasi sa trabahoan ka, mayroon kang cellphone, ay ma-open mo ang YouTube, may Word of God. Pag-open mo ang Facebook, may Word of God po. No, wala na tayo dahilan sa araw ng paghatol, sapagkat ating katayuan ngayon, hindi po nasinaya ng Panginoon, sa trabaho ka man, may salita ng Diyos. Kahit saan ka, nandung ko sa immigration, embassy, may salita ang Diyos. Kahit saan ka, nandang ko ng daigdig, sapagkat ang Biblia, ipapatunay sa Mateo, Kabanata 24, Talata 14,
ang Ebanghelyo, kung magandang balita, ipangaral sa buong salimutan at darating na ang katapusan. Kaya mga kapatid, salita ng Diyos, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel. Kapayapaan at tabag ng Diyos, kami sa mga sa ating pagpagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Baka, Apostolic, Jesus Christ, International, sabi sa mga isa, na grace of Jesus Christ, be with us. Amen.